Bakit po, anong meron sa kanila, nanay? Kasi yung mga isipan niya, hindi na mabuti ang pag-ano nila, nabigo siya. Hindi, inano siya, tinanggap. Nabigo siya sa pag-ibig? Yan, kuya. Kaya nagkaganyan. Dede, ito ka mo rin ito, kapataya. Dede, dede. Kamungira sa Red Bull, eh. Okay. Hindi ko lang nangitira. Kanino? Kanino na, pinakitin eh. Dalagan! Paraan eh! Yagdo dalagan! Morang ni sir. Magaling si Ate Janet, ano? Ganun po yung ginagawa niya, nanay. Naglalaro siya dito. Minsan daw mag-isa yan dito ka po ni nag-aano siya. Natutumbang preso ba ang tawag dyan? Kailangan lang niya siguro ng ano, mga kausap, kabanding. Kailangan nila ng kausap. Para hindi sila ma... May hindi mas mag-iisip ng kung ano-ano. Magandang hapon. Pwede pong pumasok, nanay. Dito na lang po. Kausapin lang po namin kayo. Dito ka, nanay. Apo. Yan, si nanay ay ni-refer po ng ating mga opisyalis dito sa Lunang. Barangay Lunang. Oh, Barangay Lunang, San Julian. Ano ang pangalan mo, nanay? Conchita na Balbos. Ang aking asawa na matay na. Eh, ako na lahat nakukuha na, nakuha sa amin. Mama ko lang ako. Yun lang. Na mama ko, nanguha ka ng pako? Oo, pakos bibinta ko. Bibili ko naman ang lason. Yun lang. Maaram ni Sir Alpe. Ilan taon na kayo, nanay? 74 ang kanya na nga. December. 74? December 23, 1950. Pero nag-aano ka pa? Nag-aanap buhay? Oo, ano? Kay itinay ang dalawa. Para mahiram ako. May dalawa siyang kasama dito. Oh, si... ito. Nga duha at mga panganay. Ay, kuya. Tsaka si ate nandito. Opo. Ang pangatlo kong anak nga doon. May pangatlo ka pang anak? Apat it sila. Apat sila. Ang bunso ko na doon sa Manila, hindi nagpapadara. Kamatay ng aking asawa. Hindi sila nung... papadala. Matagal na pong hindi nagpapadala. Mga ilang taon na? Matagal na. Namatay ang asawa ko, 74. 70? Hanya na nga, January. Ngayon dyan? Oo. January bago pa lang. Bago lang. Ano po ang kinamatay ng asawa mo? Ano yan? High blood, diabetes. Ganun mga po. Sigarilyo. Nagsisigarilyo? Oo. So kayo, bakit ganun po yung salita niya? Parang... Nanginginig. Ganyan talaga. Normal na po sa inyo yan? Opo. Okay naman yung kalusugan niyo? Kaya kawa ng Diyos. Walang maintenance sa mga high blood? So tanong ko lang po, ano po ang kondisyon nitong dalawang anak mo? Baayan. Na nandito. Problema ko sa kanila. Bakit po, anong meron sa kanila, nanay? Kasi yung mga isipan niya, hindi na mabuti ang pag-ano nila. Anong pangalan ni ate? Janet Balbos. Janet. Ilang taon na si ate Janet? Mga 36. 36. Si kuya? March. Ha? March 8, 1984. Kuya Ayan. Ayan ito yan nga. Hindi, Jeffrey Balbos. Ano lang yan, Ayan, kuya.
Iyon din si sinabi nako. Ano yun? Ano yun? Ano yun, Ate Janet? Sa Ingis? Pag Ingis daw, kuya. May shota si kuya. Hindi, ano? Tinanggap. Mabaysay, tiyan. Maganda. Girlfriend mo? Ginoo. Taga saan? Atla. Taga dito lang, sabi. Taga dito lang. Kasi ni Balbus man ang naano niya. Klase na bigo siya ko. Ano po ano? Nabigo siya. Hindi inano siya tinanggap. Nabigo siya sa pag-ibig. Yan po ya. Kaya nagkaganyan. Ano po ulit ang pangalan niya? Jeffrey Balbus. Si Kuya Jeffrey, hindi Kuya Ayan. Hindi, ano lang yan, ha? Kuya Ayan niya, sinabi yan. Ah, kuya niya, yung sinasambit niya. Mm-hmm. Doon yan sa sanur yan. Nasaan yung kuya niya? Warahit, iya lang yan. Ah, kung ano lang niya? Oo, oh, ayan. Siguro si Kuya Ayan, dati niyang kaibigan. Ano-ano lang na iisipan kung ano lang yung mabanggit niya. Kung ano yung kumpas sa isip. So, Gino. Ang nangyari sa kanya kay Kuya Jeffrey. Kay Kuya Jeffrey, nabigo sa pag-ibig. Iyan, siguro. Ilan taon ka na, Kuya? Hindi ko pa na aba. Mamahal. 14 na na dahil. Pero nagtim edad. Hindi pa kumara. Ang pangalan. Hindi. So, nanay hindi niya alam yung... Danay. Diri na it na kukuha niya. Pero ang totoong edad niya? Mga 14 na ito niya. March 8, 1984. Ama 40 na siya. Mm-hmm. Kailan pong nangyari yun na nabigo siya sa pag-ibig? Matagal na yung kuya. Mm-hmm. Anong nangyari po? Iniwan siya, ganun? Hindi tinanggap ng magulang ang babae. Anong ni Balbus din yun? Hindi tinanggap ng magulang ng babae. O kayo Balbus daw. Ano yan pa? Pinsan. Ay, oo nga naman. Kasi may ano pa, magka, ano, sa bloodline pa. Magkapamilya pa. Kaya ang nangyari sa kanya, nung hindi siya tinanggap, nagbiglang ganito. Kuminsan, inaalo ng kaibigan niya. Inuman. Ganon. Ah, nasasama siya sa barkada dati. Pinanjikan ko yung doktor Alegria. Mayroon mahat por 100 an kuan tapos dida ha sanhulian sentro kan doktor ang malungay para mag upay na siya. Ngayon po meron siyang gamot. Wala kuya. Matagal na. Paano po yung mga kinikilos niya nanay ni Kuya Jeffrey dito? Nako kuya. Ang totoo kanang giginan niya na maniya kuya. Kung minsan nga kami nagharap, uwi nga na, huwag kang ganyan, nakakahiya. Minsan, yung kamag-anak ko dyan, nagtitinginan sila. Pero si Kuya. Iyan, manyak yan. Ano sa babae. Yan ang ano niya. Ibig sabihin, pag siya lang yung nandito, or nandito kayo, na nakikita niyo. Nandito kayo? Kahit nandito kayo? Opo. Minsan nga inaano, huwag kang ganyan kuya, kakahiya. Sabi. Hindi inaano yung... At sinangani, anak ka na, pag ako, kayo lang ng dalawa. Ako, naalis maatugit, naano, nag-ano, ng pako, para kayo ka. Oo, yan, totoo yan kuya. Ano po ang ginagawa niyo pag nagaganon siya? Pinapalo ko, kuya. Buti hindi lumalaban. Hindi naman. Natawala. Sa tiyo. Tiyan mo lang kamiti si kuya. Ano kaya ang maganda dito? Nasubukan nyo na pong sumangguni sa TSWD, no? Na nakapagtanong-tanong na kayo or nakapagpa-check up siya kung ano yung sakit niya talaga? Oo, sa sentro. Punta na sa sentro. Ano po ang sabi? Buligan. Ay, hindi pa kayo nagpunta? Nagpunta na. Ano ang sabi, nanay? Binigyan na ako na. Bina-inject ang kuya, binigyan ang gamot. Yung inject niya para saan? Ito na. Magbumaling siya.
nagiging sa utak. Oo. Sa utak yung may problema. Para mabuti ang kuan niya. Mm. Kalagayan. Ano yung inject niya araw-araw? Opo. Ngayon meron siyang continuous na inject. Waray na. Ilang araw na? Matagal na. Pero may record yan doon sa sentro. Ang doktora Balumay. Pero pag nai-indikan siya, okay yung pag-iisip niya? Oo. Oh, oh. Nakakausap niyo na normal? Mabuti naman. Noon. Ang problema na ito, pag wala ka, tapos silang dalawa lang magkapatid. At sama. Buti hindi nag-ano siya nag, hindi na matay. Sa kapatid anak, yung babae. Anak, kung kayo lang, nag-inaano ka, hindi na masabi na. Kurama lang. Kaya niya sakit, manyak. Manyak yung sakit oo, niya. Oo, kuya. Ano, babae. Babae. Matawa lang siya. Matawa siya. Ito. Matagal na po ito siya nagkaganito, si Kuya Jack. Nang buhay pa na ko siya. Ilan taon na, nanay? Tatlo na. Ada. Abago lang. Tatlong taon pa lang. So nag-start siya doon sa ano yung pag masipag yan noon. Ngayon ano nang paggagasap ng palay, ano sa construction. Ngayon na hindi wala na siya. Hindi na siya, wala na kayong na aasahan. Oo, yung wala. Utos sa kanya hindi niya nasasahan. Hindi pag-iigib. Wala, kaya ako na lang naigib. Ikaw na lang yung naigib. Minsan pag meron ako, napaigib ako. Jis, ang container dyan sa grape. Ganun po. Ano. Ito naman si Ate Jen, Jenny? Janet. Janet, ano po yung kondisyon naman niya? Na, marunong yan, magsaing, naglilinis. Pero special din siya. Oo. Ano po ang ano niya, kondisyon? Kunit, dani na, kunit, simpan, diri, normal ba? Iyan, kuya. Parehas din kay kuya. Ano la? Magkasunod ba yan sila? Ilang taon ulit si Ate Janet? 74. 74. 1974? 64. 1964. Ah, mas matanda siya kay kuya. Hindi na rin nag-asawa yan. Hindi, hindi pa. Ang ipangatlo pala nag-asawa. Oh, so ano ang nangyari kay Ate? Ano paano nag-start na nagkaganyan siya? Ano yan ang pag ano bighat ano, Tagalog yan. Nabinat siya. Nagpunta sa Bulacan sa tiyahin niya. Niya namatay na. Iniwan siya doon sa Bulacan. Yan. Ano naman yan? Regla. Ang yarinilahan. Doon inaano sa puno ng Lansolis. Nagtumawag naman sa akin. Nanay ko, no, buhay pa ang asawa ko. Puntahan mo ako dito, uwi ako. Inuntang ko naman. Baka ang anak magsira ang ulo niya. Kasi yung tiyahe niya may ada. Sira ang ulo siyang iniwan. Maestra. Bali, may history pala kayo, yung pamilya nyo. Oo. Ganun pala. Parang inheritance. Namamana? Ganun. Kaya may uwang kukunin. O sa dugo na? Kabaka. O magkasunod pa sila, kapatid, no? Pero yung dalawa mong anak, wala naman. Wala, kaawan ang Diyos. Abuti ang ano nila. Abuti naman, hindi lang nagpapadala sa inyo. Wala na, yung bunso ko, wala na. Pero may trabaho sa Manila. Nag-asawa daw, hindi natawag sa amin. Wala ka ng balita kung nasaan na siya? Nandoon daw sa Baklaran. Baklaran. May ada ko. Anak yung pinsan ko. Pinaanuhan ko. No? Chris, anuhan daw. Afan, Jumar. Tawagan ako. Padarahan naman ako. Anong pangalan niya? Jumar? Oo. Ayan, Kuya Jumar. Sana mapanood mo yung video. Jumar in Balbus. Oo, oh, nandito si nanay. Oo. Namimiss ka niya, tulungan mo siya kung meron kang pwedeng maitulong. Napasawa na siguro. So ngayon, nanay, ang nangyayari, dahil mag-isa na lang kayo na ang kasama mo, hindi ma, ano, hindi normal. Ikaw lahat ang gumagawa.
paano mo na ano yung pagkain, pagkapasya yun? Kung minsan, may dahak na aawa, binibigyan ako. Binibigyan ka? Unto-un sa tsuhin ko, blas ni Barbos. Kahapon, binigyan ako ng 100 pinipong bigas. Isang kakilo. Yun, born again gaitera. Pero kahit anong iano. Pero kasali kayo sa ano, senior citizen? Tapos, yung dito sa barangay nyo, hindi sila kasali sa mga PWD, gano'n? Kasali sila? Hindi. Hindi sila kasali? Pwede yan i-apply. Pag ganito, no? Person with disabilities. Pwede po natin obserbahan sila kung paano sila makisalamuha sa tao, sa amin. Tingnan natin. Hindi naman sila nanay na nanak. Di naman, kuya. Kaya ang pagsasalita nila. Yan, na imang ba? Hindi. Hindi tama. Mo, hindi tama yung sagot. Oo, yan, kuya. Marunong niyang kay high school mate niya. Na high school si Kuya Jeffrey. Sige, kausapin natin, nanay. Halika. Ayan, Ate Janet. Puro ko. Hindi, di pa puro kay Ate Janet. Pati Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey. Kada didi Kuya Jeffrey. Makikisang kaila kami ha, Im. Ha? Ayan, di ba? Hay daw, Pepa. Sige, kukilap kami. Kumusta si Ate Janet? Ate Janet, kumusta ka? Okay ka. Kumain ka na, kinaon na. Kuya, Kuya Jeffrey. Ba, absent ito ba? Laging kumakain. Ba, pagsasakala. May mga sugat si Kuya. Ayan ang ako. Parang. Ayan o. Ipaparingon ito sa inyong anak ko. Ano ito minaabat, Kuya? Pag sagbanggit maupan, ito yung minaabat yung lamas. Guwapo ka. Ha? Guwapo. Guwapo ka ko. Guwapo. Pugi ka daw. Ah, ba? Pugi ka na ito. Sino ang guwapo? Si Kuya Jeffrey. May iba-iba din siyang binibigkas ng sarili na sa kanya lang. Ano? Dala ito. Pagkagabi, tapos namin kakain. Kikinanta ay niya ang anak ka. Magkakaano tayo sa ano. Marunong siya kumanta. Pag umaga, nagising siya, nagpapainit na ang tubig. Na ano sa termos. Nauutusan mo. Oo. Nasunod naman siya. Nasunod. Si Kuya Jeffrey ang hindi. Ang ako, hindi. Meron pa siyang mga sugat sa kamay. Kasi kamot ng kamot, kuya. Kamot ng kamot. Makatidaw. Ano kaya ang ganitong kondisyon, nanay, no? Pareha sila sa isip, no? Patak talaga ito. Ha? Baby, smile ah, nanay, Kuya Jeffrey. Buti po kinakaya nyo, nanay. No? Kaawa na ng Diyos. Nananalangin naman lang ako. Sana naman itong mga anak ko. Gumaling, hindi ganyan ang mga isipan nila. Lalo nga sa Manila. Ano ako na asawa. Paano na lang pag hindi nyo na kayang mag-alaga? Sino ang mag-alaga sa kanila? Ayun na lang. Ayun lang. Pag wala na kong tako yan. Tawa lang ng tawa yan. Tawa lang siya ng tawa. Ano, kawawa na kayo pag wala ako ba? Siguro na niya, ipaintindi mo kaya. Kausapin mo, ipaintindi mo yung nang dapat nilang gawin na hindi lagi nandito kayo na mag-aalaga sa kanya. Sinusubukan yung sabihin sa kanya? Sa kanila? Oo po. Sumasagot naman? Hindi naman ano yan, kikinig. Kaya kung minsan, tapos na kami komentang niyan, na ano ako doon, nilibang-libang ba?
mahirap din itong ganitong ano gawa ginagawa niyo. Kuya. Ano ano itat plano kuya? Ha. Ang problema. Ha? Wapo. Wapo. Gino. Ha? Imam. Husay? Ba. Husay. Husay pa. Pwede pa mahusay. Mahiling. Agarang pala ka mula ito, di mo kinakakasin. Ha? Di ko magkaya. Ito ano? Tanging yaman. Tanging yaman? Tanging pa? Oo. Na ano talaga nila dati. Husay, may pandi. Girlfriend niya. Ganun. At aman, tulumagi mo din eh. Aman? Tulumagi? Ano na, ano, pagkaon ta. Ano daw yun na? Kita pagkaon. Magi daw. Aba, ang kinu. Ano, ano? Pagkaon. Ano yung pagkaon na gusto mo? Ha? Tamong gali aga. Aga? Sa umaga kakain? Si Kuya Jeffrey. Oh, pasyada tayo doon. Mamasyal tayo sa Borongan. Na, namamasyal ito sila? Or dito lang talaga? Ata ito ka. Punta-punta doon. Hanggang ngayon pumupunta siya? Hindi na. Noon. Dito ka na lang sa bahay. Hinahanap namin yan doon. Iyon ang pala. Inaano ng mga lukuluku. Doon sa baiba. Ah, yan. Binubuli siya. Oo. Nasa sinuntok yan doon. Ilaan sumari si Dani. Dito, di ka na napupapal. Si Ton. Aba. Sa naribugas, kano man. Itatanggalan. Tatanggalan? Nagkaano to siya? Nayang. Nagkaasawa siya? Hindi ko eh. Hindi pa yan. Nagka-boyfriend si Ate Janet. Wala pa. Wala din. Ay, ang totoo. Para. Linampas na ang pag-ibig. Lumagpas na ang pag-ibig. Ilan taon na siya? 40? 31. 35. 6. 35. Eh, di mas matanda pala si Kuya. Oo, oh, matanda yun. Sunod man na tira. Akala ko 1970 ito. Hindi. Yeah. Hindi pala. Si Kuya, pero net edad ni Kuya? 49 na dahil. March 8, 1984. 1984? Oo. Oh. So magpo-40 pa lang siya. Mga 41 ganun. Magpo-40. Kawawa naman itong mga anak mo na. Oo. Kuya. Pero marunong sila magsulat. Opo. Ito nang kakabotos naman yan. Ito marunong din yan. Kakabotos yan, pero hindi ngayon. Bumutos. Si Kuya, smile nang smile si Kuya. Kasi ito yan. Guwapo? Guwapo. Ah, pero ito, marunong na yan. Kapagsaing, kapaglaba. Naglaba nga siya ngayon. Nakakalabas ka oh, ito. Nilinis. Dapat si Kuya din tutulong. Oo. Kaya tulungan mo si nanay mo. Oo, pag-igib yan. Pag nag-igib, kasi mabigat mag-igib. Ba? Kaya niyong mag-igib? Container. Diba, Ate Janet, mabulig hiya ka nanay? Ang nangyari kay Ate Janet, nabinat siya. Nabughat. Nabughat. Ganyan sana, magpakabait sila. Anuhin yung isipan nila. Hindi katulad. Ngayon, ang una na isipan na mabuti. Natulong sa akin, lalo wala na natin ni yung tatay. Ako, dahil nasi din eh, tabla din eh. Tututudong ko. Saan ho natutulog si Kuya? Dito lang. Doon kami sa papa. Tag-iisa kami ng anak ko. Ah, dito? Oo. Yan sila natutulog. Wala naman kami plywood na paggagawa sa kanya. Si Kuya dito sa simento? Mayroon, ano, sapin. Karton. Puno nga, ini, hinanay nga ni kami. Permit na din, nasayang bola. Nasayang bola? Kinukuha kami. Kinukuha ang kamo? Oo. Hinanay. Hindi makuha ni hinam cellphone. Dinagala. Mahabang pasensya ang kailangan sa mga anak mo, nanay. Walang ima. Buti na ano na
Kakaya na lang. Nakakaya niyo. Kaawan ng Diyos. Inaano ko na lang. Dinadasal ko na lang niya. Sana na paanohon yung anak. Mga isipan nila, tulad ng dati, niya, hindi ako pipinasaway. Natulong sa akin. So, tatlong taon na sila pareho na ganyan. Yung inyong sakripisyo sa kanila, kahit may edad na kayo. Talagang... Wala na ako asawa. Pero nung nandito pa yung asawa mo... Ako pa rin. Ikaw pa din. Palakas ulit ako lawas. Maging malusog lang kayo. Kasi pag nagkakasakit, kawawa silang dalawa. Ano pa? Walang maghahanap buhay. Walang magsasabi na ganito ang gawin. Ano na yan? Ganun kaso. Ano na yan doon? Mamaya na. Oo, maaga pa. Mamaya ka na magkatol, Ate Janet. Kuya, gusto mo? Suwa. Ay, hindi na yan. Ayaw niya. Magsawa na. Alimit na ka. Yan, lilugodit na. Babae. Nakakukuwal at siya. Buro. Ang Ate Janet, oh, suha. Kuwang ka ba eh? Masarap. Salam. Okay lang yun, kuya. Huwag ka nang malungkot. Dapat, ano na lang tayo, mag-focus para sa sarili natin. Kasi kung magpapakalungkot ka, ikaw yung kawawa. Ikaw lang kawawa. Ikaw yung talo. Kung hindi ka lalaban, hindi ka babangon. Hindi lang naman ikaw ay nakakaanong ganyan. Meron pa yan ibibigay si Lord sa'yo. Na-deserve mo. Kasi kung ganito na magpapakalungkot tayo, hindi tayo mag-move on, walang mangyayari. Magkakasakit ka lalo. Ano pa? Magdinibdib naman. Huwag mong dibdibin yung nangyari dati. Dapat taas noo na ikaw ay patuloy na mamumuhay. Ano kuya Jeffrey? Nandito si nanay mo, kahit may matanda na siya, inaalagaan kayo. Dapat yun yung iisipin mo din. Sana maano, pumasok sa isip mo yung sinasabi namin. Hindi po sila nag-aaway. Hindi naman. Hindi naman may nakikiawa. Hindi katulad ng iba. Salamat. Pero yung pagkain niya, kaya niya. Pati si Kuya Jeffrey. Oo. Ba? Sindaranga. So normal sila. Danay. Itiya. Kuanan. Pag balunan. Dako nga balunan. Anak ko, busin mo. Sayang. Ano yun, nanay? Iya, tinganan. Balunan. Buti ka't pagkakain nila. Yung ano lang, yung kanilang behavior at saka yung kanilang ginagawa. Alam niyo po ba yung ini-inject sa kanya dati? Hindi, kuya. Pero doon sa sentro, alam niya ng mga nurse ang ini-injection sa kanya. Pampaano daw ba yun? Pangpagaling na butihin yung isipan niya. Para gumanda yung pag-iisip niya. Si Ate Janet walang gamot? Wala po. Mababalik pa kaya yung nabibinat, Madam Olga? Anong gagawin? Ano pa rin yung medisino ng injection? Hindi at injection yun. Kailangan na kasi yung utak na yun. Injection na. Tapos sa ano ng gamot. Patutumaran sila. Ang problema lang, wala na. Na-stop na yung injection. Kasi ayaw naman po niya.
Ayaw mo pa-inject para bumaling ka, kuya? No. Pero pwede ka magpa-inject. Sabi ko nga, kanasasamahan sa sentro. Pero sir, pag nagpapa-inject, yun ang nang-continuous. Ah, tuloy-tuloy. Asya. At saka sobel, hindi pwedeng mahinto. Pagkain, asya. Doon yun. Pero pag na-continuous, mabalik ang iya normal na pag-iisip. Sana may continuous na injection sa kanya dito sa barangay niyo. Wala naman. Si Dr. Alagria, head psychologist. Ayan. Si Dr. Alagria noon. Doon kami ng paano kang Dr. Alagria. Doon kayo nagpagamot dati? Yan, aawa naman siya ka. Punta kami ng puntang pamasahe. Doon na lang kayo kung sa sentro, ka Dr. Balomay. Ang problema, walang staff. Instead na ibibili ng inject, ibibili na lang ni nanay ng pagkain, bigas. Kaya kulang. Naging ganito na lang si Kuya Jeffrey. Kung tutulungan siguro ni Kuya Jeffrey yung sarili niya, baka sakali mabuti. Laging nakangiti eh. Oo, para matawanin niya. Oh, tingnan nyo, laging nakangiti si kuya. Artistahin pa man din ito nanay. Oh. Yan ka po na ang sitwasyon ni Nanay Concheta. Kahit senior na eh, kinakaya niya, alagaan yung mga anak niyang may problema sa pag-iisip. Sana mapansin to. Ano kuya, na matulungan kayo? Autism. Ang butanot niya, autism. Iyan may sarabihin, kuya. Autism? Oo. Iyan lang yan. Sa kanya lang. Sa kanya lang yan. Malalim siya mag-isipan. Si kuya, parang naglalakbay ang diwa. No? Pagsubok sa inyo? Siguro. Mga ganyan napaka. Ayan, nasaan yung ating bigas? Meron tayong bigas na nanay pinapabigay ni Tito Bong sa inyo. Para meron... Maraming salamat. Makonsumo kayo. Kawaramanin na. Wala na kayong bigas? Si Alpina. Ayan. Salamat. Kuya Bong, ang binigay mo sa akin. Ano ba yun? Parang tinya at duduhang mga ano, mga kwalisipan. Okay. Alam mo, gagamit mo yan pang haplas pag masakit ang likod. Salamat. Pinapabigay ni Tita Nini Borlagdan. Tapos ito naman, dahil meron na kayong bigas, bigay ni Tito Bong. Ito naman galing kay Tita M ng Japan. Alam ko makakatulong to sa iyo sa pambili nyo ng pagkain at kung ano pa man. Galing to kay Tita M ng Japan. Pagmamahal ko sa pamilya nyo. Maraming salamat na lang. Salamat na lang binigyan nyo sa amin. Mahirap tong kalagayan ni nanay pero kailangan niyang kayanin. Okay, masaya. Masaya. Naka-smile si kuya lagi. Panibagong kwento ng buhay ka po niya. Ating nabisita. Ang sitwasyon po ni Nanay Concheta. Yan. Pilit niyang kinakaya itong pagsubok na meron siya, ang pamilya niya. Kalain mo dalawang may ano problema sa pag-iisip. Yan. Sana maano pa magawa ng paraan gumaling sila. Lalo na si Kuya Jeffrey para makatulong kasi siya yung lalaki. Walang problema kay Ate Janet kasi nakakakilos-kilos. Kakapagsaing. Aper muna. Aper. 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 Sugod na. Sa pa-aper. Magsakay na kita. Aper. Marunong siya. Oh, sige ha, nanay. Salamat. God bless sa family ninyo.
Yan, lagay natin tong bigas dito. Kahit ibutangan. Diyan na lang kuya, sa higaan ko. Ito yung lagayan nyo, nanay? Wala na silang bigas. Inanunganit ni Arjan kanina. Ha? Inanunganit ni Arjan. Edi kunuhin. Ha? Oo. Si Kagawad pa ang bumili sa kanila ng bigas. Hindi, wala kununira. Bigas, sabi. Ang pait ni Kagawad, no? Grabe. Yan, nagtutulong-tulong para sa mga kababayan. Okay, maraming salamat ito, Bong. Tita M ng Japan. At kay Kuya, magpagaling ka, ha? Thank you kay Kuya Arjan sa pagtulong kila nanay. Oh, tinatanong ni nanay kung dito sa barangay nyo, mayroon pang ano sa kanya, sa barangay health center, pang injection, ganun. Dito kasi tira, doon po sila sa bayan magamang naging injection. Dito po sa bayan, sa San Julio. Senior, anong, sentro. Yung, pero kung ano nila, gusto ko sa'yo, paano ko patulong sa kanila mag-assist na lang kung gusto nila. Oh. Actually, may ano tayo dito eh, midwife. Meron. So, dito siya nakatira. Kung ano, pupuntahan ko mamaya kung pwede sila ano. Oh, injection para continue. Oh, hindi pala ito pwedeng ma-stop daw. Oo, oh, hindi. Kasi nababalyulente sa license talaga sila pag di sila na-injection. Ano, eh. Para magtuloy-tuloy na gumaling. Pero pag pag may bumabalik sila sa normal. Kung patuloy lang talaga, mabadali lang yung process. Gagaling. Ganun na lang. Nandito naman si Kuya Arjan. Alayan kayo sa pagdating sa... Yan. Salamat po sa inyong walang sawang support at panonood po. God bless. Thank you.